Mga kapuso, may inaasahan dapat na rollback sa presyo ng LPG sa darating na Marso. Pero posibleng hindi raw ito ipatupad ng oil companies dahil sa nararanasang mahigpit na supply ng LPG. Bunsod pa rin ang pagsasara ng isang import terminal sa Batangas. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rocky Pia, sa katapusan pa ng Pebrero, malalaman ang average contract price ng liquefied petroleum gas o LPG sa world market. Pero ngayon pa lang, sigurado ng LPG Marketers Association na dapat may bawas presyo sa LPG pagdating ng Marso. Sa kwenta ni LPGMA Party List Representative Vernel T, hindi bababa sa piso at 1.50 kada kilong rollback na ipinatupad ng mga oil company ngayong Pebrero, ang magiging bawas presyo rin sa susunod na buwan. Nananatili raw kasing mura ang presyo nito sa pandaigdigang merkado dahil sa mababang demand. Yun nga lang aminado ang LPGMA na posibleng hindi ito ipasa ng mga oil company sa consumers. Dahil sa naranasang mahigpit na supply ng LPG, tungsod ng pagsasara ng import terminal ng Shell sa Tabangao, Batangas. Noong Enero, 8 pesos per kilo dapat ang rollback sa LPG pero higit 5 piso lang ang ipinatupad. Ngayong Pebrero naman, higit piso lang ang ipinasa na dapat sana'y 3 piso kada kilong bawas presyo. Pangamba pa ng mga taga-industriya, baka magmahal pangaraw ang presyo dahil unti-unti nang tumataas ang demand sa LPG tuwing summer season. Kung kailan mataas ang konsumo dahil sa sunod-sunod na piyesta. Kasunod din ito ang pasukan kung kailan sumisipa raw talaga ang demand sa LPG sa merkado. Hindi pa rin naman natitinag ang LPGMA sa pagbibigay babala na malamang na magkahigpitan sa supply ng LPG ngayong summer. Sasabayan din kasi ng 26-day maintenance shutdown ng Tabangao Refinery ang pagsasara ng import terminal. Mapipilitang dumayo sa norte ang mga LPG refiller na mula Timog Katagalugan. Sa haba ng biyahe, dagdag na transportation cost ito na tiyak na ipapasa rin daw sa consumers. Baka hindi rin daw kayanin ng liquid gas terminal na Tugunan ang LPG demand sa buong Luzon, lalo na kapag may tumamang sama ng panahon sa Bataan-Zambales area. Tiyak daw na mahal ang dating ng mga barkong may karga ng LPG. Nauna namang sinabi na ng Department of Energy na walang kakapusan sa supply ng LPG, kaya wala rin daw dahilan para sumipa ang presyo nito. Yan muna ang pinakasariwang balita mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Julius Segovia.